flying, paggawa ng pizza at pagtatanim ng halaman. Ilan lamang sa mga tinuturo ni Michelle Alingarog sa kanyang mga anak kapag walang pasok sa school. Simula maliit pa yung daughter ko, talagang art-oriented po kami, no? Tsaka kitchen-oriented kami. So, what I try to do is, so gumagawa kami ng pizza, yung mga pancakes, mga waffles, nagpo-food decor kami. Para maging makabuluhan ang school break ng mga bata, winning discarded tip number 1. Alamin ang interes ng anak. Dapat hindi magbukang pinipilit ang anumang activity sa kanila. For an 8-year-old and a 2-year-old, for them to gain interest, ginagawa ko pong parang activities. Oh, you will help mama cook today. So, yung isa tigaputol ng sitaw, yung isa tigahugas ng gulay. So, parang nagiging masaya po for them hanggang sa unti-unti they can build their skills. Tapos unti-unti marunong na sila maghiwa, marunong na magsaing, marunong na magsalang. So parang ganoon po, over the years, na-build naman po yung interest nila with that. So, nagiging more responsible sila because the small tasks, natututo silang mag-problem solving. Natututo silang gumawa yung sunod-sunod na tasks. They can follow instructions and they're more concentrated. Winning discarded tip number 2. Sumali sa mga parenting groups online para makakuha ng iba pang ideya kung paano gagawing memorable ang school break ng mga bata. Since nga medyo we were hit by the pandemic, I also had to think of budget-friendly ways to keep them busy over the summer. Hindi naman po pwedeng araw-araw lalabas at mag-outing or pupunta sa hotel or resort. So I wanted them to have a memorable summer. Winning discarded tip number 3. Let them be. Kumbaga, hayaan silang magkamali at huwag pagalitan agad-agad. Encouraging words yung ginagamit namin. So, pag may nabasag, hindi kami parang negative parenting na, ano, well, bakit mo binasag? It's always like, keep it in your hands. Yung parang positive words laging ginagamit na, hindi yung don't spill the water. Ang usually approach namin dun is keep the water in the cup. At hindi kailangan gumastos. Bukod sa mga gawaing bahay, pwede rin silang turuan ng mga larong Pinoy tulad ng piko, patintero, tumbang preso at marami pang iba. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.